Magandang araw po sa inyo. So, itong video na to, ituturo po namin kung paano i-prime itong ink tank or ilalagyan natin siya ng inks para dadali po siya papuntang cartridge. Before natin magsimula, better if kumuha po kayo ng patapong damit. So, anything na madumi para pamunas natin or paglalagyan natin ng cartridge later on. And then, kuha rin po kayo ng cutter. Tapos, advisable if may kasama po kayong kahit isang tao just to assist you later, okay? So, tignan lang po natin para may lagay. So, meron na pong kasamang inks yung aming package. Like this one. Pero for the sake of this video, gagamit po ako ng ibang ink, okay? So, lalagay po natin. Remember, lalagyan po natin ito ng ink. So, before po natin itong buksan, itong bigger part, make sure nakasara po itong smaller part, okay? So, hindi pwede yung open silang dalawa. So, dapat, kung nakabukas to, dapat nakasara po yung isa. Wait lang po natin siya. Ang purpose kasi nito is para hindi lumipat yung ink dito sa kabilang part ng ink tank dito po. So, kailangan lahat ng ink is nandito po sa bigger part ng ink tank dito, not sa likod. Kasi ventilation ang purpose nito later. So, lagay po natin. Normally, inks have sealed. So, aalisin po natin siya before natin siya ipukur. Like this one. So, aalisin ko po muna siya. Okay. Gamit ang cutter. Cutter po natin. Dahan-dahan lang po para hindi masyado madumi. Sunod, isasara po natin yung kanyang nozzle. Okay? So, seal lang po natin siya ng maigi before natin siya i-pour. Sa pagpupour ng ink, make sure gawin niyo po siya dahan-dahan. Lalagay po natin siya dito. Okay? So, as I said, dapat nakasara yung smaller part bago natin ito lagyan ng ink. First, blue muna. Or kahit anong mauna, as long na malagay po yung ink. Dahan-dahan lang po, simple-simple itong bottle. Okay. Yan. So, it's not necessarily needed na punong-puno. So, at least mga 3/4. Okay na po yun. So, gamit tayo ng tissue para hindi to. Punasan natin to. Balik lang po yung type. Next, let's close it. Yellow naman. Pwede pala siyang malis. Okay. So, yellow. Dahan-dahan po ulit. A better practice for this is para hindi madumihan yung iba, kuha po kayo ng tissue okay, after nyo ilagay yung blue. Gagawa po tayo ng parang cover ng gilid ng every color. So, ganyan. Just to be sure na hindi po madumihan yung ibang inta. So, kasi pag nadumihan ng ink, yung other ink, then of course, kailangan natin itong itapon lahat para palitan ulit ng bagong ink. So, para maiwasan po yun, ganito na lang po ang gawin nyo. Lagay natin yung yellow. Again, just press the bottle. Dahan-dahan po, ulit pa rin. Then, close the cover, bigger cover. Next, let's move to magenta.
Isin po natin yung seal. Ito, ilagay po natin. Okay, make sure to do it slowly. Dahan-dahan sa pagbaliktad. Dito sa part kasi na to, mostly nangyayari yung natatapon yung ink. So, isara natin to. Lastly, kay black. Ganun din po, kasi natin yung seal. Okay, so yan, ito, okay na yan. Then, let's close it. Okay, make sure na isara nyo yung plug. After that, ang next step is padadaluyin po natin yung ink dito sa post ng cartridge. Okay? Para pumunta siya sa cartridge. So first, ilalabas po natin yung cartridge. Okay? So, alisin nyo na lang po ito. Open nyo ito. And then, kung ilalabas natin yung cartridge, so, ganyan po yung tamang direction ng hose ng cartridge. Okay? Ganyan. Pwede po natin siyang itaas if you want a bigger view. Sa gilid nyo lang po itong parang stand niya. So, ganito po dapat ang orientation ng hose. Pag ganun, hindi po siya napulipot. Para siyang ilog. Okay? Hindi pwede yung napulipot yung hose. So, para malis yung cartridge, tataas po natin itong nut ng carriage. Okay? So, ipipinch natin para putong ipit. Taas natin siya. And then, pupubutin natin itong hose. Okay? So, temporary, aalisin natin siya. Pagilid na natin. Pinch natin yung nut ng collar. And then, hilain lang po natin itong hose. Okay? So now, may seal po ang cartridge sa ilalim. So, alisin po natin siya. Okay? So, alisin po yung orange. Tapos, gagamitin po natin yung included na suction tool para mahigop po natin yung ink papunta dito sa hose. Using the included Canon suction tool, ang gagawin po natin ay hihigupin po natin itong ink. Okay? So, you may observe hindi pa siya pumunta sa cartridge. Hihigupin po natin siya para pumunta din sa cartridge. Okay? So, gagamitin natin ito. For this one, ito yung rubber mold niya. Itong pahaba is for color. Black yung pahaba. Samantalang yung mas short yung rectangle niya is for color. Okay? So first, unahin natin yung color. Lalagay lang po natin siya dito. And then, next step, better if ilagay nyo na yung syringe sa ilalim. Ipapatong lang po natin. So this one is color cartridge, yung may tatlong hose. Yung isa is black. Papatong lang natin siya. Okay? So, saktong-sakto po yan. Next step is ilalock natin para mahigpit po siya. So, ganyan. Earlier, I said na advisable na may kasama kayong isa para yung isa is siya yung tagahawak nito and then yung isa is tagahigop. Pero kung kaya nyo gawin, then do it. At yun, pwede rin naman. Before natin siya isa-suction, please make sure to do this, okay? So, pumunta kayo sa ink tank, buksan yung smaller side ng ink tank.
This serve as ventilation po kasi. Pagilin nyo lang. Kasi pag hinigop natin to, na nakasara ito, hindi natin mahihigop yung ink. Okay? Masasakal yung flow ng ink. So, before natin siya higupin, nakabukas na po siya. So, now. So, hawakan ko siya ng mahigpit. And then, hihigupin natin. Observe nyo po yung ink. So, color. Hanggang umabot po siya dito. So normally, pag matagal siyang umabot dito sa cartridge, is may singaw yung pagkahawak niya na higpit. So kulang pa siya ng higpit. So ang gawin nyo, slowly, pwede nyo siyang hugutin ito, itong sirin. Okay, and then, higupin po ulit natin siya. So, mapapansin nyo yung yellow, medyo delayed siya. So, na, yan. So, umabot siya dito. Importante lang dito pag nakita nyo sa taas na umabot na siya. Okay na po yan. Slowly, alisin nyo yung syringe. Tapos, alisin natin itong suction tool. So, makikita nyo, of course, may leak yan. Kasi hinigop natin. So, ganyan po dapat siya. Na, ito yung naka-prime na yung mga inks ng color. Okay? So, nakalagay na. Blue, yellow, magenta. So, black naman. So, same procedure kanina. Lalagay natin itong mold na pahaba. Okay? So, ganyan. Then, ipapaibabaw natin sa black cartridge. Ibabaw po natin siya. Or, advisable pala, ilagay niyo muna yung syringe. Okay. So, ganyan. Syringe. Make sure it's locked in place. Okay? Ipapaibabaw natin si black. Ilalagay natin yung lock or notch. So, parang kanina, hihigupin lang po ulit natin. So I think umabot na po siya. Umabot yung black. So ganyan, lapag lang po natin siya. And then after, better if ilock nyo po itong hose muna for the meantime. Itong hose lock, makikita nyo sa lower right. So pag niroll po natin siya pa left, naka-unlock position siya. Ganyan. So pag pa-right naman, ito yung lock position. So normally, ilalock natin to if, let's say, you travel to other places and then ayaw nyong mag-leak sa loob, ilalock nyo muna siya. So ang gagawin nyo is completely stop yung flow ng ink para walang leak dito. So before natin siya ilagay sa loob, nakalock muna siya. Very crucial part dito after nyo isuction yung ink, always make sure to do this, okay? Ilapag natin siya mga 5 to 10 minutes, okay? To make sure na walang ink dito. I mean, wala na siyang leak. Kasi diba, sinaksyon natin kanina, so lalabas yung ink dito. Pero para mag-completely stop siya, ilalapag lang natin dito sa old damit, mga 5 to 10 minutes. So after 5 to 10 minutes, okay, so nag-stop na po ito. Gawin nyo, before natin siya ipalik, pinasan lang natin ito. So normally, ang itsura ng kung may leak ito, yung buong black na itim ito. Maitim siya. So, it's an indicator na may leak pa siya. So, pag wala na, babalik nyo na. Okay na siya mabalik. So, kanina,
Same step din kanina kung paano natin siya ino nang inalis, ganun din pag binalik. Parang inside, outside in, inside out. Okay, so itaas ganyan. So ang gagawin natin, itaas natin si black, then color. So sa pagbalik ng cartridge, i-follow lang natin yung orientation kanina, yung hindi pwedeng napulipot yung hose, okay? So ganyan. Pag hinawakan niyo siya, ganyan, pwedeng ganyan. Shoot mo lang siya. So dapat itong hose na to, hindi po siya napulipot na ganyan. Hindi pwedeng napulipot na ganyan, napulipot na ganyan. Dapat ganyan po siya. Ganyan. Okay? Ganyan. So, next, pagilid lang muna natin. And then, i-push down natin itong knot niya hanggang mag-click. Okay? Mag-snap. Push down. Push hard. And then, tagilid natin itong pause. I mean, isabit na natin. So, may triangle dito. Gawin nyo is i-center nyo lang siya. And then, push it down para sumagad. So, gawin nyo to para hindi maalis itong hose pag gumagalaw yung carriage. Push down. Next, push down ulit ito hanggang mag-snap. And then, okay na yan. So, dapat ganun yung orientation ng hose. Hindi siya natulipo or something. So, pag binabalik nyo to, better na i-pause nyo yung mga itong part ng video para makita nyo yung tamang itsura niya. Like, ganyan po dapat siya. Okay? So, ganyan. Ganyan yung takbo ng hose. The next step is, of course, i-install natin itong printer sa computer using yung CD. Okay? Install natin siya. So, install natin and then ilalagay po natin ito. So, this is called air filter. Ilalagay natin dito sa maliit na part ng tank. Normally, ganito yung normal setup ng printer pag nagpiprint kayo. So, aalisin nyo lang to pag nagre-refill kayo. So, meron naman po yung mga instruction dito nilagay namin dito sa printer. Like, ito yung position niya pag nagpiprint ka. Ganyan dapat nakabukas yung smaller side ng ink tank. Okay? Pag nagre-refill naman po kayo, so, aalisin nyo ito. Itong filter. Parang yung kanina lang kung paano tayo naglagay ng ink kanina. Ganun lang din po. So, itasara natin to. Sara nyo ng mahigpit, yung maigi. Tsaka nyo po ito buksan. Tsaka nyo buksan yung bigger part. And of course, you pour the ink. Pag nilagay nyo yung ink, pag natapos, isara ulit ito. And then, make sure nakasara lahat. And then, bubuksan nyo ulit ito. So, kadalasan, ito po talaga yung position ng itong sa ink tank nakabukas dito. Kasi pag nagpiprint tayo in the long run, tapos hindi ito nakabukas, hindi po magpa-flow ng maigi yung ink. So, lagay na lang natin ito. So, ang effect nun, pag hindi nagpa-flow yung ink, minsan may missing color or nawawala yung solution. So, install nyo lang po siya using driver and then try to test print. So, we have, meron naman po mga free bond paper, etc. So, better, sa first print nyo, gumamit kayo ng, meron po ang libreng photo paper dito, mag-print kayo ng high-end picture para makita nyo agad yung result niya. Set nyo sa high. Okay? Anyway, we will do another, siguro mga video series later for, siguro mga how to demo, how to refill, how to remove cartridges, how to solve yung mga common na encounter with this type of printer. So, ganun lang po mag-setup ng ink tank nito. If you have further question or additional support, meron naman po kaming contact
info sa Twitter, message us directly po para ma-assist po namin kayo.